Hey, na mga plant lovers, no? Nandito na tayo ngayon sa plot na pwede ng pagtamna ng pichay. Sinabi ko ito kanina. So, ili-level muna natin gamit ang rake, no? Ito ang rake, oh, improvised ito. Concrete nail number 4, katapos pipe na PVC pipe na itim. Tapos, kasi alam mo naman, itong mga agricultural teachers, dapat masinop, marunong mag-improvise ng mga tools, no? Ito ang rake namin dito. Tapos, ile-level muna natin ang lupa para matanggal yung mga bato. Pagkitatanim na natin ang mga buto, wala ng problema siya. Ayan. Sige. Tanggalin ang mga bato, no? May mga bato, oh. So, dapat walang bato. Ayan. So, pag ma-level na siya, ito, pwede na siyang lagyan ng small furrows kung saan doon natin ihuhulog ang mga buto ng pichay. Kasi maliliit yung buto ng pichay, dapat. Kasi pag i-broadcast natin, I cannot estimate, no? Siguro ang iba, napakalapit sa isa't isa. So, magkaroon ng overcrowding. Sayang naman. Bubunutin mo lang yung isa. So, gusto ko, lagyan siya ng maliit na paros para doon ko ihuhulog ang mga buto ng pichay. Ayan. No? So, mga around 15 meters ito. 12 to 15 meters itong area na to. Okay. So, level na ito. Okay. Nakikita ninyo, kung babalikta rin natin ang rake, improvised rake ko. May improvised din tayo dito sa likod niya, no? Dalawang teeth ng kawayan. Kawayan ito. I improvise it. Para pag baliktarin rin natin, gagawa or pagkaroon ito ng small furrows, no? Titingnan natin. Doon tayo mag-umpisa. Yung distance, yung distance parang isang, ano ba yan sa Tagalog? Dangaw, no? One finger. Ayan, mga more or less nasa 6, no? 6 to 7 inches yan. So, lagay natin dyan, baliktarin natin ang rake. Paghihilain mo, may small furrows dyan. O, titingnan nyo. Ayan. Okay, di ba? O, dyan natin ihuhulog ang mga buto ng pichay. Okay, parang tudling na rin, no? Ayan. Small furrows na pwede nating gawing kuan. Diyan, sabi ko, diyan ihuhulog natin, ilalagay ang mga buto ng pichay. Kasi maliliit yan. Kasi nga, lalong-lalo na ngayon, ang bagyong bising, palaging nandyan pa, hindi pa lumalabas ng ating area of responsibility. So, posibleng maaanod yung ating mga buto pag walang small furrows yan, no? Ayan. Okay. Creativity lang yan, sir. Oo. Oh, sa talaga. Sipag. Ayan. Tiyaga. So, may nilaga. Dito naman tayo sa kabila, dalawang furrows din, no? So, magkaroon tayo ng apat na furrows. Dapat apat. So, pwede na ito mga more or less. Meron tayong 500, no? Seeds or buhay na pichay ang tutubo dito. At kung tag 40 pesos ang kilo ngayon, minsan mahal. So, nakikita ka rin. Ayan, so, tingnan natin, improvise! Wow, ganda! Madali lang, di ba? Wow. Yan ang asawa ko, napakasipag, creative. Ayan.
creative. So, paros na. Nandito yung buto ng pizza. Madali lang. Ang buto ang na ang variety ng ating pizza ay Black Behe, no? Black Behe. Sa Kaniko Seeds ito corporation, no? So tanggalin ko ang kuan. Ano 'yan? Gloves kasi mahirap na. Hindi natin mahahawakan yung seeds. Okay, na. By the way, mga guys, ang ulan, bagyong bising. O ito. Wag muna uulan ha. Okay. Sige. Dito na ang seeds. Dali, halika. Mga guys. Okay, drop dyan, no? Drop. Oh. Ayan. Okay. Parang ganun na lang, no? So, ililipat na lang natin pag marami yan, no? Ayan. Direct seeding yan, sir. Okay. Broadcasting rin. Oh, direct seeding. Pero, row planting ba ito? Anong tawag? Hindi naman ito broadcasting. Kasi pag broadcasting, isasabon mo lang yan. Pero parang ganito man, may small furrows siya. Ayan. Ito na ang... Watch this, guys, for maybe a month. Oh, yes. So, makikita natin, ipakita din namin sa inyo to kung lalago ba ito. Or we will visit weekly. Ayan. So, after 3 to 5 days, yung babalik naman kami dito, guys. Tutubo na yan. So, always watch, ha, guys? Ano ba yan? Watch this video, guys. You subscribe para... Wala mang kuan dyan, notification. Hindi ko alam kung paano. Para for few days or week, makikita na natin ang ayan, oh. Development. Oh. Ayan. Sige. Tingnan natin, guys. Na ilang araw lang makikita na natin to kahit pa sa bagyong bising, rain or shine, may bagyong bising. O tignan nyo, guys, o ang ulap, maulap talaga si bagyong bising. O guys, you see, napaka laki ng ano ba yun, dagom. So, balik naman tayo dito, guys, sa direct seeding na pichay. O, nandiyan si sir, guys. Maulan man, bumagyo, si sir ay ganito kasipag. So, pwede kayong magtanim sa inyo, guys. Sundin mo lang to. Sa bottle, mga empty bottle. Pwede sa empty ayong bottles. Mga plantito. Sayang naman yung pot ninyo, no? Oh, may nakita ako sa YouTube. Ang itinanim niya, instead mga bulaklak. Na, agoy, taliksik ay, na. Ay, mga bitsy balls. Nawa na pang yung kaibigan ko yun. Sige, mama yun ng... I-end na siya. So, jumpy ko noon. Ano, pang si i-end na siya. I-end na ba? Nandoon na ngayon sa dipulog. Ay. Ayaan mo, sige. Ala ka di. Ay, naku, ang ulan-ulan na, guys. Nandito na si bagyong bising, guys. Ay, oh, naku, ang ulan. Pizza eh, sa kanyang mga pot. Hindi bulaklak. Okay naman yung mga bulaklak kasi alam mo, pag bulaklak, it will add beauty, no, sa bahay. Pero, hanggang challenge. Ay, mabinta yan, no. Mabinta din yan. Mga vegetables yan. Beauty na. Pagkain pa. Makapera pa. Makapera pa kung sobra na sa pamilya. Bibinta mo yan. Ayan, dito na eh. Libre ako. Libre ako sa kusina. Okay. Kasi yung binta ko nito is 40 pesos per kilo. Kahit ipakyaw ito sa merkado, kasi minsan dalhin ko sa merkado pag marami na talaga, sabay-sabay na,
40 pesos talaga yung binta ko doon. Kunin naman ng mga taga-Mercado kasi binta nila is 60 pesos per kilo. Ewan ko kung kilo ba yun. Basta yung isa doon, kuana, 10 pesos. Whereas dito, ang 20 pesos, 4 hanggang 1 hanggang ano ba yan? Hanggang 6 na pirasong pizza, 20 pesos lang yan. Okay, yan na mga guys, no? So, ang gagawin natin, i-level natin yan, ha? Yan, parang ganun, oh. I-level para matakpan yung mga lupa. Hindi naman masyadong nipis lang yung lupa dapat. Kasi ang buto ng pizza ay ang liliit-liit. Ay, parang ganun lang, para pag lalakas yung ulan, hindi siya maaanod, no? Ayan. Yan talaga kahit ulan na guys, ulan na. Nagvideo ako, natatakot ako sa bagyong bisig. Yan. Tanggalin niyo ang mga bato. Ang mga malalaking bato na pwedeng sagabal sa ating mga cultural management practices later, no? Sa pag-wigging, sa lahat-lahat. Ayan. Oh, wala na guys. Naku, ang bagyong bising nandito na. Nandito na sila ang bagyo. Tingnan mo guys, oh, napakaulap. Ayan. So, napakaulap dito sa Baligian. Diligan. Pagkatapos ng mag soda seeds, diligan yan. Pero umuulan man, papayaan nyo na lang. Tingnan natin bukas, pag hindi na lang ito mabasa, diligan ito bukas. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood, pagbigay ng panahon sa ating video sa hapong ito. Babalikan kita pagkatapos ng mga 5 araw mula ngayon. Next week, makita ko sa inyo kung tumutubo na ba itong ating pizza. Lawa na siya. Okay, magandang hapon. Anong nangyari? Wala na talaga. Niganyan na siya, oh. No. Wala nang magandang hapon. Ano ba yan? Bakit ganoon? Ambot, madlok po ko mag-cancel. Kay baka mag-cancel. Proceeds to clean up na. Clean up na. Bala ka diya, makuan pa lang. Mairis pa lang. Clean up na. Sabi niya clean up. Sabi niya clean up. Mag-clean up. Oh, ikaw na mag-clean. Sayang mga damage na bond paper. Ano man? Wagi na? Oh. Gresip niya? Hindi mo wala na iyon. Ano po guys? Singot na singot. Uy, iyok sa to guys. Ha? Iyok sa mo guys. Mo guys. Mo guys. Ah.
Bakalin siya ako nagintay. Kuan. Kapoy daw paayot na biyan. Biyan na siya. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang trabaho. Libre. Libre. Uy, ako magbayad ba ako tungga pa repair ko o kuan sa ko ang balaka na o 500 akong bayad pa repair. Jug ko basta outside na sa eskwelahan.